R3. Buong linggong ganado sa pagtatrabaho si Sophie. To the point na madalas siyang napapa-overtime dahil hindi niya namamalayan ang takbo ng oras. Marahil ay ganoon talaga kapag walang problemang iniisip. So far, maganda ang takbo ng trabaho niya sa The Planner, pati ang sales ng Sasha Beaners, plus wala ng Ashton James Velez o Eleanor Castro na bumabagabag sa kanya. Okay, paminsan-minsan iniisip niya ang mga ito. Nagkaayos na kaya ang mag-ina? O tuloy nang nawala ng mana sa Ashton? Halatang greatest fear ni Ashton ang maalisan ng mana. Well, sino ba ang hindi? Pupusta siya. Hindi ba sa bastang manang tinutukoy ni Eleanor? Binanggit nito ang auto center at resort. Anyway, hindi siya interesado gaya ng nakasanayan. Maaga siyang lumabas ng apartment. Agad niyang namataan sa tapat ng gate sa Tita O'Ring ang landlady niyang matandang dalaga, nakahawig ng celebrity fortune teller na si Madam O'Ring. May kausap ito. At based sa tinis ng boses nito, sigurado niyang lalaki ang kausap nito. Out of curiosity, pasimple niyang sinilip ang lalaki. Unang nahagip ng kanyang mga mata ang suot nitong faded blue jeans. Umangat ang kanyang tingin at huminto sa matipunong dibdib na nababakat sa suot nitong white cotton shirt. Pinigil niyang mapasipol. Kaya naman pala parang pusang umingiyaw ang hitad niyang landlady. Minakahain pala masarap na putahe sa harapan nito. Nang umangat ang kanyang tingin sa mukha ng lalaki, pakiramdam niya ay tumigil sa pagpintig ang kanyang puso. Napamura siya ng mahina. Sa kadahan-dahang umatras pabalik sa kanyang apartment. Ngunit huli na, natanawa na siya ni Ashton. Sophie! Tawag ni Ashton sa kanya, sa bariton ng boses. Walang paalam na pumasok ito sa gate at binaliwala si Tita O'Ring. Pigil niyang hininga habang hinihintay itong makalapit sa kanya. Tila nagliliwanag ito sa ilalim ng sikat ng araw. Animo ay nakatutok na spotlight dito para itong living version ni Edward Cullen. At ikaw naman si Bella Swan. Nanunod yung tanong ng kanyang isip. Hi! Casual na sabi niya na makalapit ito. Hinubad ni Ashton ang suot na mamahaling shades at tiningnan siya na tila sinisiguradong totoo siya at hindi isang guni-guni lamang. Can we talk? Tila biglang nag-somersault ng kanyang mga bituka. Kailan ba niya huling narinig ang ganoong klaseng katanungan? A week ago or so. At nagbula iyon sa bibig ni Eleanor Castro. Her instincts told her that there was something going on. Kung ano man iyon, alam niyang hindi niya iyon magugustuhan. Okay, aniga, at hinintay ito magsalita uli. Nilingon ni Ashton si Tita O'Ring na nakukunot noon na habang nakatingin sa kanila. Pagkatapos ibumaling ito sa kanya at saka tumikim. Can we talk somewhere private? He rolled her eyes. Like mother, like son. Wala siyang choice, kundi patuloyin ito sa apartment niya, kahit makalat doon. Nasa couch pa mga aklat na hiniram niya kay Vanna. Nasa coffee table pa, sa tabi ng flower vase, ang box ng pizza na inorder niya kagabi. Nagkalat pa sa sahig ang tatlong coke in cans. Pasimple niya iyong sinipa papunta sa ilalim ng couch. Can I get you something? Tanong niya, sabay yukod at tampot sa itim niyang bra na nasa paanan ng sofa. Nagtataka siya kung paano iyon napunta roon. No thanks, I'm fine. Sagot ni Ashton. Pinagbaksan nito ang isang brochure ng The Planner na nasa coffee table. You're a wedding organizer? Short off. Sagot niya at nagkibit balikat. Umupo siya sa couch na katapat nito. Funny, you're supposed to organize a wedding, but you ruined mine. Anito na may amusement sa tinig. It was a mistake. Depensa niya.
Dinampot niya ang brochure at itinabi. So what brings you here? Akala ko ba ayaw mo nang makita ang pagbumukhang to? Itinuro niya ang sariling muka, gaya ng ginawa nito noong huli silang nagkita. Believe me, ayoko rin gawin to. Anito, at nagpakawala ng malalim na hininga. Okay, natatandaan mo nung huli tayo nag-usap? Ang sabi ko, I will take care of the damage you've done. Tumigil ito at kinamot ang gilid ng ilong. I fade. Ayaw maniwala ni Mama na wala tayong relasyon at hindi ka buntis. Even worse, ipinabago niya ang last will niya. And she cut me out of it. Tinutuon niya na alisan niya ako ng mana. Napasingahap siya. Strict at intimidating si Eleanor. Pero hindi niya akalaing ganun ito kalupit. Gusto mong kausapin ko siya? Alok niya at sinikap na pigilan ang sarili na hawakan ito upang i-reassure. Muli na namang nabuhay ang kanyang guilt. Bunga ng kagagahang nagawa niya. No. Actually, I have a better idea. I need your cooperation. Bahagyang umangat ang isang kilay niya. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Niangat niya ang kanyang baba as if saying, go on. For whatever reason, my mother likes you very much. Ngumiti ito ng mapakla. In fact, sinama ka niya sa will. Nanlaki ang mga mata niya. Gosh, nangyari na rin ang isa sa mga secret dream niya. Ang maging isang heredera. Umintig na mabilis ang pulso niya. Dala ng excitement. She was rich. She was on her rest. You mean, sa akin niya ibibigay ang mana? Paniniyak niya. Umarko ang isang kilay ng binata at isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. For a moment, she was stunned. Kahit malademonyo ang ngiting iyon, hindi pa rin niya mapigilang humanga rito. His lips were pink and moist. Parang ang sarap kagat-kagatin, lalo na ang lower part. Biglang nag-init ang kanyang mga pisngi sa naisip. Hindi siya mangyakis. Ngunit ang lalaking ito'y isang walking temptation. Isa ka sa mga kondisyon na hinihiling ni Mama. Anito, na pumukol sa pagpapantasya niya. Makukuha ko ang mana kapag sinadya nitong bitinin ang sinasabi para sa suspense factor. Kapag kuwan, ay dumukwang ito at sinipat ang kanyang muka. Kapag pinakasalan kita. Tumawa siya. Yung klase ng tawa na walang kayumor-yumor. Yung klase ng tawa na tila nawawala na ng bait sa sarili. Your mom's so funny. Aniya na nakangiting aso. I'm sure, hindi ka papayag sa ganoong setup. Pumunta ka rito para kausapin ko ang mama mo. Marry me, Sophie. Buo ang determinasyong sabi ni Ashton. Napatigil siya sa akmang pagtayo at pasimpleng kinuskos ang isang tenga. Nabibingi lang siya. Yun ang cooperation na hihilingin ko sa'yo. Pakasalan mo ko. Funny. Aniya na makabawi sa pagkabigla. That's the most ridiculous things I've ever heard. Kakausapin ko ang mama mo. Wala siya sa bansa. She's in Germany for a medical mission. Casual na sabi nito. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Saka lumuhod sa harapan niya. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Dahilan para tila umikot ang loob ng kanyang tiyan. Tinitigan siya ng matiim nitong mata na tila hinihipnotiste mo. Ang sabi mo, handa kang gawin ang lahat para tulungan ako. This is your chance para makabawi ka sa kasalanan mo sa akin. Yes. Tumikhim siya para maalis ang bara sa kanyang lalamunan. Yes, handa kong tulungan ka. Pero hindi sa ganitong paraan. I can't marry you. Besides ang akala ng mama mo buntis ako, yun lang naman ang habol niya sa akin, ang magkaapo. E di bigyan natin siya ng apo. Casual na sabi nito, binitawan na nito ang mga kamay niya at saka tumayo.
Shucks! Kung makapag-suggest naman to, ang akala yata ay ganun lang kadali ang bagay na yon, na para bang isang pangkaraniwang paninda ang apo at pwedeng bilhin ng buy one take one. Hello? Batang pinag-uusapan nila. Look, hindi tayo pwede magpakasal, okay? I'm sure may ibang paraan. Magpapakonsult ako sa isang obigayni para patunayan sa mama mo na hindi ako buntis. And then all this crap will be over. Mapapasaiyo muli ang mana mo. Aniya at napatayo na rin. True, tumatang ang sabi nito. Ngunit hindi pa rin nawawala sa mga mata nitong determinasyang makumbinsi siya magpakasal dito. Hindi tanga sa Ashton para hindi maisip ang tungkol sa gynecologist. May ibang agenda ang binata, alam niya. My name will be on the will again and I'll get my inheritance after 20 years. Pero kung magpapakasal tayo ngayon, makukuha ko agad ang mana, ora mismo. I don't get it. Namulsa ito. Ayon sa bagong will ni Mama, makukuha ko ang mana 1 month after our wedding day. He raised his hands and gestured with the fore and middle fingers, drawing quotation marks in the air. Kapag lumapit ka sa kanya ngayon at isiniwalat ang totoo, magbabalik sa dati ang will, which states that I'll get my inheritance on my 50th birthday. 50th birthday? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Nagkibigbalikat ito. Maybe because by that time, ina-expect ng nanay ko na patay na ako. In that way, hindi ko na magagastos ang pera niya. Mapait na wika nito, saka umiling na umupo sa sofa. Honestly, I don't know. So yun ang shame mo. Pakakasalan mo ako dahil gusto mong makuha agad ang mana mo. Aha? He said. Tiningnan niya ito ng matalim. Greedy monster. Nakatiim na bagang nasabi niya. My answer is no. Hindi kita pakakasalan. Hindi mo man lang ba pag-iisipan? Babayaran kita. Get out! Mariing sabi niya, sabay turo ng pinto. For a moment, Ashton was shocked. Tiningnan siya nito na parang tinatantya kung seryoso siya. Ngunit ang damputin niya ang flower base at alisin ang dantang bulaklak at akmang ibubuhos dito ang tubig na laman niyon na isang buwan na niyang hindi napapalitan. Napaatras ito ng ilang hakbang. Jesus! Bulalas nito habang nakatingin sa flower vase. Bitawan mo nga yan? Baka nakakalimutan mo may atraso ka pa sa akin. Baka nakakalimutan mo na kinilimutan mo na dapat yon. Isinaboy niya ritong nilulumot na tubig. Tumakbo ito sa pinto at napamura na matalamsikan ng tubig ang mamahaling sapatos nito. Umalis ka na kung ayaw mong ipaligo ko sa'yo to. No wonder, kinigipit ka ng nanay mo. Masyado kang gahaman. Watch your language, lady. Nagkataon lang na may hinaharap na krisis ang auto center ko at desperado ako magkapera. Depensa nito, ngunit halatang na-offend ito. Well then, hindi itong tamang lugar para masolve ang krisis mo. Sarcastikong sabi niya. At saka inilapag ang vase sa mesa. Tinungo niya ang pinto at binuksan. Umalis ka na. Ipinagtuloy ka niya ito palabas ng apartment. And I don't want to see your face again. Itinuro niya ang mukha nito. Pag-isipan mo mga sinabi ko. Pabalibag na sinara niya ang pinto sa tapat ng mukha nito. Nagmura ito at kinalampag ang pinto. Maya-maya ay narinig na niyang papalay yung mga yabag nito, kasunod ng ugong ng isang sasakyan. Ipinagdasal niya na sana ay iyon ang huling pagkakataong makikita niya ang binata. Pinagsisisihan niya kung bakit sumugod pa siya sa kasal nito. Dahil mula nung araw na iyon, lalong gumulo ang buhay niya. Malapit na ba tayo? Tanong ni Sophie kay Vanna.
habang lulan sila ng kotse niya patungo sa venue ng kanilang class reunion. Sinuya pa niya ang digital clock na nasa dashboard. 10:24 AM. Magdadalawang oras na rin silang bumabiyahe. At nagsisimula ng mangalay ang balakang at mga balikat niya sa pagmamaneho. "We're almost there," sagot ng kaibigan na nakaupo sa passenger seat. Panay ang linga nito sa gilid ng hallway para hanapin ang karatula na magtuturo sa kanila sa pupuntahang lugar. Maya-maya lang ay minakita silang malaking signboard na may larawan ng resort na kung tawagin ay The Cottage. Sa ibaba niyon ay may puting araw nakaturo sa magrabang daan na nasa pagitan ng mga puno ng mahogani. Iniliko niya ang kotse at ilang sandali lang ay natanaw na nilang kumikinang na asul na dagat at ang bubungan ng cottage. Sa tingin niya ay nasa 30 cottage sa loob ng resort. Napapalibutan ng palm trees ang mga iyon at natatamna ng Bermuda grass ang paligid. Sa gitna ng resort ay nakatayong isang open restaurant na gawa sa magagandang klase ng native na materyales. Mula roon ay matatanaw ang magandang view ng dagat. The place was simple and yet it looked amazing. A perfect place for gathering like reunions and wedding. Bigla siyang naasiwa sa naisip. Hindi niya alam kung bakit mukha ni Ashton Velez ang pumapasok sa kanyang isip kapag nababanggit ang salitang kasal. Sa restaurant sila unang pumunta kung saan nila napagkasunduan magkita-kita. Agad nilang namataan ang mga dating kaklase. Nangingibabaw ang tawanan at kwentuhan ng mga ito habang umiinom at kumakain. Ang lahat ay nakasuot na makukulay na summer dress. Kahit papaano ay nakaramdam siya ng pagkailang pagkakita sa mga ito pagkalipas ng maraming taon. It was like meeting new people all over again. "Hey guys, look who's there. The business genius and Four Emerald." Wika ni Jillian, ang presidente ng section nila. Lumapit ito sa kanila ni Vanna at nakipagbeso. Ginugol nila mga sumunod na sandali sa kanya-kanyang pagpapakilala uli sa isa't isa. Halos hindi niya makilala ang iba sa mga ito. Ang dating mahihiyain noon ay mukhang naging outgoing na. Ang chubby noon ay naging slim na. Ang classroom hotshot ay nakipag-asawa na. Ang madalas mang bully noon ay naging sundalo na. At halos lahat ay nakasuotan ng wedding rings. "Is it true, Sophie, na hindi ka sinupot ng fiancé mo sa kasal nyo?" Biglang tanong ni Alicia Estrella, ang miss popular ng klase nila. She was the campus queen, the prom queen, and the queen of Leeville. Madalas niya ito makabanggaan at makabangayan dati. She was a conceited, spoiled brat. Back in high school and 13 years had done nothing to change here. Narinig ko rin ang balitang yun. Pagsegunda ng katabi nitong si Cheryl. Siyempre, kung may kontrabida, hindi mawawala ang kampol nito. At si Cheryl ang isa sa mga iyon. Nag-aalala lang tiningnan siya ni Vanna. Alam nito kung gaano siya kasensitive pagdating sa issue na iyon. To the point na nakikipag-away siya. One time, ay nakasampal siya ng chismosang kapitbahay. Pagkatapos nitong ipagkalat na kaya siya iniwan ni Arthur, ay dahil may body odor siya. Pagkatapos niyang patikimin na malutong na sampal ang babae, ay isinubsob niya ito sa kanyang kilikili, na di hamak na mas makinis kaysa sa mukha niyang puno ng tagyawat. "I heard, kaya ka iniwan ay dahil mayroon kang..." Ani Alicia, nahalatang sinadyang ibitin ang sinasabi. Kumikislap ang mga mata nito at mayroong malisosyong ngiti sa mga labi. Subukan lang nitong bigkasin ang mga salitang body odor at uuwi itong nakashade sa bukas. "Ibang lalaki." Pagkatapos na Alicia sa sinasabi. Noong una may BO daw siya. Ngayon naman itaksil siya. Ano naman ang susunod? Naoperada siya? Damyo Arthur! Tumawa siya ng marahan.
Saka lang niya napansin na sa kanya na pala nakatuon ang atensyon ng mga kasama. Nasa mukha ng mga itong pagkaintriga. Those were just humors. Ani at pilit na pinatatag ang boses. Talaga? So you mean natuloy ang kasal nyo? Tanong ni Cheryl. Of course, I'm happily married now. Pagsisinungaling niya, nagkatinginan sina Alicia at Cheryl. Halatang hindi naniniwala. Alam na mga itong totoong nangyari at nais na mga itong pagmukain siyang katawa-tawa sa paningin ng marami. May I see your ring? It is diamond? Maluwang ang ngiting tanong ni Alicia sa kanya. Pasimple niyang ikinubli ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Gusto niyang i-flying cake palabas ang restaurant ang dalawa. What's your husband name? Usisa ni Cheryl. Gusto niya itong murahin. Ngunit sa halip, tumikhimsi at nakangiting nagpaalam sa mga ito. Nagitla siya na makitang nakatingin sa kanyang ibang guest sa karatig mesa. Maging ang staff ay halatang narinig ang pinagsasabi ni Alicia. Sinundan siya ni Vanna. Hindi pa sila gaano nakakalayo na marinig nilang nagsalita si Alicia. Sa tingin niya ay sinasadya nitong lakasan ang boses para marinig ng buong resort, pati ng mga dikya sa dagat ang pagbibida nito. Ang totoo, hindi talaga siya sinipot sa kasal niya. My sister was there. Walang groom na dumating. The entire wedding was a failure. Funny. Because she's a wedding organizer. And her own wedding was a mess. Ani Alicia at saka tumawa. Napanting ang mga tenga niya sa narinig. Pakiramdam niya ay may sumabog sa kaibuturan niya. Gaya ng pagsabok ng may pinatubo na kumitil na maraming buhay. In her case, isang buhay lang ang gusto niyang kitilin. Bitch! Sophie, no! Pigil ni Vanna sa kanya nang akmang magmamartya siya pabalik sa pwesto nila. Just ignore her, okay? Ignore her? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi mo ba naririnig ang mga paratang niya? Ano? Hahayaan ko nang naalipustahin niya ako? Kapag pinatulan mo siya, iisipin nila masyado kang defensive. At kapag hinayaan ko siya, iisipin nilang tamang pinagsasabi ng impactang yon. Galit na sabi niya at itinuro sa Alicia. Napalingon ito nang marinig ang salitang impacta. Pagkatapos ay ngumisi ito na makitang nanginginig siya sa galit. I'll show her. Sophie, stop. Calm down, please. Pigil ni Vanna at hinawakan siya nito na mahigpit. Tinabig niya ito at malalaki ang hakbang na nilipitan niya sa Alicia. Nakataas noong hinintay siya nito. Pangisi-ngisi at kumikislap ang mga mata. Katingkati ng mga kamay niyang may sabunod sa ribanda ditong buhok at maidaklot sa nguso nitong halatang nagpa-inject ng collagens o marahil ay petroleum jelly. Hindi ito natinag sa kinatatayuan. Tila hinahawin pa siya ng tingin nito. Nang dalawang talampakan na lang ang layo niya rito, inangat niya ang kamay para hablutin ang buhok nito. Ngunit bago pa man sumayad ang mga kamay niya sa buhok nito, isang pares ng kamay ang humawak sa magkabilang pupulsuhan niya at hinila siya paatras. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.